Ito ay araw ng Biyernes sa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay galing mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 11, verses 16 to 19. Napakinggan natin sa Ebanghelyo ang sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, "Ngunit saan ko itutulad ang lahi nito? Ito ay katulad ng mga batang nakaupo sa mga pamilihang dako at tinatawag ang kanilang mga kasama. Sinasabi nila, tinuktugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nagluksa kami, ngunit hindi kayo tumangis." Yun po ang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Mga kapatid, ayon po sa nabasa kong Bible commentary, ang sitwasyon o konteksto sa Ebanghelyo kung bakit sinabi ni Jesus ito, dahil ang bayang Israel ay hindi tumutugon sa mga ipinahayag at pangangaral ni San Juan Bautista at sa Panginoong Jesus. Ang kanilang panawagan para sa lahat na maghanda at magbalik loob sa Diyos ay iilan lamang ang tumugon at gumawa. Konti lang ang tumugon sa kanila. Marahil sa buhay rin natin, mga kapatid, dahil bate sa ating karanasan, tayong lahat ay hinuhubog na maging tagapangasiwa sa ating sarili kung papaano ayusin, dalhin, at ipalagay ang ating sarili sa mundo nito. Hinuhubog tayo kung papaano natin maitaguyod ang sarili natin. Ito ang mga turo ng mundo sa atin. Kaya tayo ay sobrang abala sa mga sarili nating pagpaplano at sa mga bagay-bagay na nais natin at gustong makamit. Subalit nakaligtaan natin ang mga spiritual na bagay para sa sarili natin. Ganoon nga ang nangyari sa sariling sa mga Israelita na sobrang abala sa sariling kapakanan at hindi na nila napapansin ang mga pahayag at pangaral ni Juan Bautista at ni Jesus. Sa buhay natin, mga kapatid, tunay na tunay na may mga bagay na kusa na lang dumarating sa kahit anumang pagsisikap na maiayos ang buhay at ang sarili. Tulad ng pandemic na ito at ng mga kalamidad, mga aksidente at mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya pinapaalala sa atin na kailangan nating tanggapin ang mga bagay na dumarating at mga mangyayari sa buhay natin. Kailangan kalimutan at huwag maging sarado ang puso at isipan ng bawat isa sa atin. Hindi natin kayang tanggapin ang mga bagong bagay na dumarating sa buhay kapag laging sarado ang isip at puso natin, dahil marami tayong alam at natutunan. Tularan natin si Inang Maria at ang kanyang halimbawa kung paano niya ipinaubaya sa Diyos ang mga natanggap at nangyari sa kanya kahit hindi pa niya maintindihan ito. Manuman ang dumarating sa buhay natin tulad ng mga biyaya ng Diyos, huwag natin kailanman ituring isang reward o isang achievement sa sarili, bagkus ituring na kaloob ng Diyos dahil iyan ang nararapat sa atin. Alalahanin, si Inang Maria, hindi po siya ang namahala, nagayos at gumawa para sa sarili niya, kundi yes lang siya ng yes sa mga pagsubok na dumarating sa buhay niya na may tiwala at pananalig sa Diyos. Amen.